Guys, and welcome back to my channel. So for today's video, mag-unboxing Kinemura tayo. Gusto ko sana dito. Doon. Kaso, umuulan na rin. Kaya dito muna tayo sinipar ng shell. Kaya lang hindi matindi lighting. At nagsasagutan ng mga manatee. At aso. So guys, kanina panahon siya ng itong vlog na to kasi may mga manok na nagsasagutan, may aso na nagtatahulan, you know. Well, yun nga. So, sabi ko nga, ang i-unbox natin is yung mga binili kong garden supplies, aking favorite garden shop dito sa Bataan. So, ang una kong papakita is ito, a dried moss. Parang 120 ko atat na. First time ko makakita ng real moss. Real dried moss. Para lang siyang tela na ewan. So, lalagay ko ito sa ibabaw ng mga pots sa plants ko. And gagawa din sana ako ng plant pole. So, DIY plant pole siya kasi naghahanap ako online. Wala, parang wala pang nagbibenta ng ganun dito sa Bataan. Kaya mag-DIY na lang ako kasi sa online may tumahal. So, ito siya. So, pinuto lang ito na baby cover. So, ipapaligid dito yung moss. So, another video na lang. The next one na binili ko is Coco Peep. Kung tama yung pronunciation ko. So, sabi yung coco peat daw or coco dust is magandang pang-mix sa soil ng plants. Especially yung mga pang-veggies na ano, halaman. Yan. Next one is ito. Fern slab. Ata yung tawag dito. Tatlo yung binili kong ganito kasi tatlo yung air plants ko sa bahay. Kaya lang, unfortunately, pag-uwi ko kanina sa bahay, sinira ni Taiga yung mga air plants ko. So, we'll see na lang kung saan ito pwedeng gamitin. So, yun. So, binili ko ito kay Ferosa Garden. Of course. Ilalabas ko yung logo ng company. Bumili din pala ako sa Rosa Garden ng plum soil kasi magre-repot ako ng plants ngayon. So guys, yung pots na gusto ko manang unang gamitin is ito. Bala ko pa sana siyang i-paint yung purahan. Pero kasi parang ito na yung last pack dun sa pinagbilhan ko kaya may mga. Pero okay naman siya, wala siyang any crack. Pero siguro, gamitin ko na lang din siya sa kakamay sigura. Kasi ito yung masagay niya na nabili ko. Kasi ito na lang talaga yung matino na pot. Nagpara ko na pot. So ngayon, yung una kong i-re-rep pot na salaman is ito. Ang Dwarf Sansevieria. Sansevieria. It's a dark snake plant. Ako kung saan siya bagay, kung dito ba sa pot na to or sa mas malaking pot. Like, yes. Hindi ko alam. Pero gusto ko kasi sana sa mas malaking pot ko ilagay yung golden photos ko kasi I'm trying na pagkapangan nga sila dito sa pool na i-DIY ko. Kaya lang kasi inisip ko parang kung maliit na pot. Pero, tingnan natin. Ang
gusto ko lang naman talaga na mas, mas naayos na kapag sinabi sa kasimpre ng kalitin ako. Sorry, Richard. So, ayan. So, ito na yung mixture natin, guys. Yung ginawa natin. So, nahaluan na natin ito ng coco peat ng eggshells and yung yum side from erosa. So, dadagdagan natin ito mamaya kasi isasalin muna natin yung plant dito. Just make sure na makamix yung hanggang doon. Okay. Ayan guys, ito na yung nagawa natin. Nakikita nyo pa. So, nilagyan muna natin yung dulong part ng kawayan. So, tinali natin yung moss dito. So, yung pinangtali natin is ito, sinulid. Sinulid na ng ginamit ng moss. Ito yung part na pang steak natin dun sa dito. So, mamaya, ang ganda dito, magawin natin yung dami. So, ayan guys, natapos na din namin DIY na plant foam. Tinulungan ako ng baby sa pagkata. So, ito yung tools product. So, ito yung ituturo ko mamaya sa lupa. So, gawa siya sa dried moss. Pwede din yung gamitin yung coco fiber. Yan, pwede din. Kaya din. So, ito yung pot. So, pag nagyan ito, ito yung moss. Dito dagapang yung ano ko, yung golden pulse. Kasi siya na yung may pinaka-mahaba yung trailing na siya. So, gusto ko, sa bahay kasi namin, puro gumagapang pababa, trailing, mga golden pulse. So, gusto ko naman ng parang akyat na style sa plant form na siya. So, ngayon, itatanim na natin kayo, ilipat na natin yung golden pulse. So guys, ito na yung finished product. Medyo magulo pa siya kasi baka mag-try nito lang ang pwede yung process ko. So, soon sana umabot siya.